hindi rin papahuli when it comes sa mga safety features din dito. Ayan, may lane, may kita nyo lane keeping aid, yan. So yun, kita nyo, di ba? Kung babangga na kayo, so kung hindi kayo pa masyadong biyasa mag-drive, tutulungan tayo ng mga safety features dito. So yan, kita-kita nyo yung camera niya. Yung surroundings natin. Yan. Hi, it's Minix and welcome to our YouTube channel. And today, we're going to review this next generation 2024 Territory Titanium na kulay white. So, hindi tayo masyadong focus sa kulay, but we are just focusing on the looks of this bagong-bago nating titanium. Of course, it looks sophisticated and sporty. So, kita-kita nyo naman yung sa previous generation, mas pina-upgrade nila to. And when it comes sa ilaw natin, makikita nyo naman naka-DRL, daytime running light na tayo dito. So, it's LED light na yung ating headlight. Of course, meron na rin tayo ditong fog light. So, may nakalagay na Ford LED dito. So, pakita natin. Yan, Ford LED. Yan. Angas. And also, we have parking sensor. Malaga yan. Yan. We have 1, 2, 3, 4. 4 parking sensors here. And of course, when it comes sa ating grills, kita nyo naman, it's a chrome material and with honeycomb design. And di mawawala yung ating Ford na nakalagay dito. So, ang ating front brake is naka-vented disc tayo while sa ating front suspension is naka-MacPherson tayo. And sa rear end naman natin, sa rear brake is naka-solid disc brake with anti-lock braking system. And sa ating rear suspension is naka-multi-link independent. So, what else kung masasabi ko rito? So yan, yan yung ano niya, design. Meron siyang honeycomb and even here may mga black components siya sa gilid niya. And of course, the hood. So, yan. Maganda rin, napaka-flawless. Kasi malinis na lang ang tignan kapag kulay white yung ating kotse. So, ingatan nyo lang at punasan nyo lang palagi. And dito naman tayo sa ating side profile. So, meron tayo ditong fender flares. I'm not sure if yun yung tawag doon. Meron tayong fender flares. So, para iwas talsik sa putik natin. And we have 18-inch mugs dito. Well, sa titanium X naman, yung X na may X na titanium is 19-inch yung mugs niya, while dito is 18-inch. And dito sa ating side mirror, so yung parang ganun pa rin yung kulay niya, kasi yung iba kapag kulay white, nagiging chrome material. But dito sa may gilid niya yung may chrome material, up to here sa dulo, but yung ating but this side mirror is may camera na tayo dito kasi nga meron tayong 360 camera dito sa ating next gen 2024 titanium. And what else? Yun, wala tayong blind spot dito. Wala akong nakita. Of course, and chrome material din yung ating door handle. Nakakilas entry nga pala tayo. Mamaya papakita ko sa inyo. So chrome, bumagay talaga dito sa pillar natin at dito sa ating door handle, yung chrome natin. So, ang ground clearance nito is 190 mm. So, hindi kayo mangangamba. Yan. Hindi kayo mangangamba. So, maganda rin dito yung pagkaka-design niya. Even white and then parang may magka-ano siya dito talaga. Flawless talaga. And sabi ko nga, 18-inch tayo dito sa mugs natin and fuel natin. We're here. And what else? So, may spoiler na rin tayo dito sa rear end. When it comes to rear end, we have spoiler and third braking light. And knee wipers na rin tayo dito. Of course, the badge of 4 Territory in the middle. And Territory na nakaspelled dito. So, we have LED taillight na rin. So, pansin nyo naman. Nga pala, 1.5 liters EcoBoost 7-speed automatic transmission na tayo dito. And what else? So, may parking sensors din pala tayo dito. So, kita nyo, parking sensors, yan. Alright. And just, dito tayo. Sa driver seat na lang. Sige na nga dito na nga. Gusto ko sa driver seat na, excited kasi ako dun eh. Pero, ayaw mabuksan, where's the key? Kailangan kasi malapit-lapit siya. Yan.
Alright. So, ito yung keyless entry niya na nakalagay. So, door lock and unlock. Tenen. Alright. Okay. So, sa interior na interior natin, ang angas niya. So, kitang-kita niyo naman dito sa ating door handle natin. So, okay, malambot din. With stitches and wooden yung design niya rito. Wooden and chrome here. And yung, sorry. And then yung ating, ayan, yung sa, dito, sa bintana natin. And yung cup, bottle holder rather natin, meron din tayo. Hindi naman basta plastic material lang ginamit. Kasi dito sa armrest natin, ayan, leather na. Alright. And dito naman sa ating passenger seat, yan, we have, yan, visor na may ilaw, vanity mirror. Black din yung ating headliner here. We have grab handle. And then yung nakipansin ko lang dito sa design natin is wooden design with chrome material. Ayan, ito yung AC niya. Alright, and then here, yung ating, we have airbags din pala. So, safe na safe ito. And yung ating glove box. Oh, may ballpen pa rin ito. Char. Yan, so lalagyan, so on. And dito sa ating seats is leather seats. I think it's perforated. Just comment down below kung yung may tawag doon. And with stitches. Alright, and naka, okay, manual pa rin. Manual tayo dito, adjustment. Dito sa ating seats. Maganda rin dito. So blue, may pagka dark blue dito. So here's the key. Yan, pakita lang natin. Yan ang Ford Panis. Alright. And what else? So, spacing natin, it's good naman. Sabi ko, manual adjustment dito and comfortable ka here. And punta kaya tayo dito sa driver seats. Oh, yung susi, dali natin. Alright. Tayo sa driver seats. Tenen. Okay, ito yung favorite ko dito. Syempre, driver seats na tayo dito. Ito yung pinaka mahalaga sa atin. When it comes ating steering. Awa, mayan. Ito muna. So, dito muna tayo sa door panel. Kasi may pagkakaiba yun dun. Kasi marami ng controls dito. Yung mga buttons. While sa passenger seat is wala gaano. So, dito yun. Dito natin may kita. Syempre, yung sa side mirror, switches natin. Yung ating door lock and unlock. So, yan. And also, yun pa rin. May bottle holder pa rin. And good design and chrome. And dito naman sa ating steering wheel, it's leather. Leather up. Yan. Naka-ano tayo? Cruise control dito. While sa ating Titanium X is naka adaptive cruise control. Dito, cruise control. And nandito na rin yung ating para sa ano to eh, instrument cluster, pindutan to. May voice command and calls na rin tayo here. And sabi ko nga, micro material dito and sa badge, yan. And yung ating signal light, nandito na rin, naka-auto na. And also yung ating wiper. Napansin ko lang dito, yung kakaiba is ang laki ng kanyang infotainment system. I'm not sure if it's 12 inches. Just comment down below. Tama nyo kung mali ako. So, 12 inches siya. So, napakalaki, diba? Tignan nyo naman, kitang-kita nyo. At ang ganda niyan tignan kasi actually pinagsama na rin yung kanyang gauge dito. So, pinagsama niya yung gauge. So, makikita niyo mga information about here and also sa safety features ng ating titanium. And dito tayo, yung hazard niya is kakaiba nandito pala. Yan, ito yung susi natin. I think it's wireless charging na rin. Yes. Sure ako. Wireless charging na rin to. And we have, yung ating nga palang shifter is naka rotary na tayo dito. Ayan, park reverse neutral drive. Kung napapansin nyo, we don't have traditional handbrake. But kasi meron tayo ditong parking brake with auto hold na. Ayan, parking brake with auto hold. And ito yung start stop button natin here. Ito yun. And okay, meron din tayo ditong shortcut pala para sa ating instrument cluster. We have ito yung home natin, yung calls, yung music. So yan. And ito yung ano eh. Ay, tari, ganun pala yun. Ganun pala i-push niya. So, ito yung ano dito, okay. Yan, o, diba? Sa cup holder. Pwede nyo ring lagyan ng ano dito gamit kung ayaw nyo ng cup holder. Basta i-down nyo lang dito. Then, yan. And also, we have, okay. It's
armrest sa ating center console, symmetry pa, pwede nyo i-ganyan, ganyan. Hindi ko lang alam kung meron tong ano eh. Ah, okay. Wala ata siyang Bluetooth here. Pero alam ko na, yung leather din to. Alam ko na meron siya ditong type A, type C ba? Oo, nakatago lang. Ito yung ba yung leveling ng ano ba to? Ng headlight, I think. Oo, leveling ng headlight nandito. And yun yung start-stop natin. So, ito, pwede nyo ditong maglagay ka ng mini bag, mga bag nyo. Ayan, di ba? Ang dami nyong lalagyan. So, nakakatuwa. May 12 volt socket. Ito yung type A and type C nyo dito. So, inet. And napaliwanag ko na rito sa seats naman natin. Ayan, we have automatic. Automatic na yung adjustan natin. Sa passenger is manual. Ito, automatic. Ayan, eno. Kita nyo. Diba? Yung upuan natin, yan, gumagalaw. So, pwede na rin natin ganyanin. Wow! Matras. O, panis. Ito pa. O, diba? Kung gusto nyo ganyan, gusto nyo, ayan, mag-relax. Ayan, na-adjust siya. Goods. And, what else? So, ano naman natin? Hindi ko pala na-try ito kung natitilt siya and telescopic. Tilt and telescopic. Sa titanium X, bulol lang, titanium X is, naka-cold seats tayo dito. Sa titanium X. Dito, I'm not sure if it's meron siya. Pero yung upuan niya, it's leather seats and perforated na rin. So, napakalambot. And meron ding airbags na nakalagay. So, yan, nakasandal tayo ng napaka... Ay! Nang napakaluwag and napaka-comfy tignan. Ito yung maganda sa ating titanium X. While sporty look na, pwede nyo siyang gamitin araw-araw in everyday life. And syempre sa work, yan, pwede to. And punta tayo sa second row. Meron ba akong, ay, ito pala, auto-dimming pala to. Ah, meron ba pala ako nung, ah, okay, wala pala siyang, meron ba siya? Wala siyang sunroof dito. Yan, dun yun sa kabila, sa titanium X, may ating sunroof. Pero dito wala. But meron tayong map light here, bago ko makalimutan. Meron na rin tayo. Na-explain ko na to kanina, so ito na lang. Okay. Yan, sunglass holder. So, yan yung map light niya. Yan, ganda, di ba? Alright, so na-explain ko na rito. So, punta tayo sa second row ng ating Titanium Max Jam. Right. Diba? Napaka-sophisticated tignan niya. Ganda talaga dito. And yan! Uy, ang luwawak. Ang luwag, sir. Apakaluwag. Napakaganda. Uy, luwag niya, luwag. Grabe, no? Oh, diba? Lalo na pag inatras. Pero... katamtaman, tama na yung position ng driver seat, pero ang luwag pa rin dito, compliment dito sa ating paanan and also sa nirong, oh, di ko na madangkal sa sobrang luwag. And also, tingnan nyo naman, kung di kayo katangkaran, di ba, ako 6-footer, kasyang-kasya pa rin dito, I think 5'7", ako 5'3", ako in height. Tapos meron din grab handle and may ilaw din dito, yun, yung ating dome light. And, leather seats pa rin. Premium talaga yung ating upuan dito. Ang ganda. Ayan. O, diba? Also, meron na rin tayo ditong AC vent. Di niya kayo maiinitan. Ayan. Meron na rin tayo ditong charge. Kung gusto niyo mag-charge, yan. Ayan, AC and naka-chrome material pa rin tayo. We have also, packet. Ayan, kita nyo. Talagang naka-stitches siya and premium yung mga seats dito. Mamahalin tignan talaga. And dito naman din, ganun din. So, yan, yung door panel natin, explain ko na. And, tingnan ko lang kung ano meron dito. Child seats, may child seats ba rin? Alright, and yan, yung headliner niya is maganda din yan. Diba? Ginanong pa yan, no? And dito naman sa ating, ano ba to? Ay, yung truck natin. Ayan, yung space niya. Meron din dito tayong spare tire na makikita. So, di ko na siya bubuksan. So, ayun, i-ano nyo lang. So, pwede kayo maglagay dito ng maleta. Kaso maleta rito, syempre, diba? And, alright. So, punta na ulit tayo here. Sa ating, sa unahan. Right? Ay, sorry. And, there you have it. So, para sa mga naghahanap ng pricing nito, ang price nito is 1,335,000 while sa ating Titanium X is 1,599,000. So, yung magkakaiba nila sa Titanium X, babasahin ko na lang, meron tayong power lift gate. Sabi ko kanina 19-inch mugs and 2-tone yung white leather niya. Hands-free lift gate, cold seats and adaptive cruise control. So, yung mga nabanggit ko sa Titanium X, siyempre, yun yung mga wala dito sa ating
titanium. Pero visit lang kayo dito sa Ford Cavite, Ford Danubudas, Ford Imus rather, Ford Imus. Alright, kung gusto ninyong makita yung mga pricing and yung mga iba pang units dito sa showroom, of course, kontakin nyo lang si Sir Anthony for more info. And mention nyo lang din yung moto mo pag pumunta kayo dito. Alright, and thank you so much for having us here. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Moto Mo, Facebook, and TikTok. So, just comment down below na lang din kung saan kami next magbablog. Thank you so much and see you on our next vids. Alright, yan. Maganda yung ating steering wheel kasi meron siyang electronic. Ayan, electronic na siya na mag-a-assist sa'yo. So, kita-kita nyo. And magaang lang siya. Di ba, sir? Ayan. So, nandito nga tayo. Tinetest drive natin. And talagang, ang yung seats niya rito, kung ikaw passenger, komportable talaga. And tignan nyo naman, hindi siya madamot sa spacing. Kahit sa legroom, sa headroom niya, kahit sa driving position nyo, kita nyo naman. And okay na okay talaga. At ang napansin ko pa dito, yung ating shifter is naka-rotary na. Yan, kita nyo, diba? Ang ganda niya. And meron din siya ditong ano, parking. Kung napapasin nyo, lahat tayong traditional handbrake kasi meron tayong parking brake with auto hold na yan. Yun yung maganda rito. So, yung nag-stop light lang tayo dito. Alright, and kasama natin si Sir Anthony. Kontakin nyo lang siya kung meron kayong mga katanungan about this titanium. So, ayan, nakikita nyo naman na nag-test drive kami. Dito kami sa May Vermosa. And, ayan, binuksan na namin yung, may kita nyo naman yung infotainment system. And also, yan, camera tayo dito. Kitang-kita nyo yung daan. Yan, para safe tayo. Papakita lang din namin mamaya yung parking assist niya. So, yan. Diba? So, talagang very techy na. At mas pina-upgrade na tong ating titanium. Hindi rin papahuli when it comes sa mga safety features din dito. Ayan, may lamp. May kita nyo lane keeping aid. Yan. So, yun. Kita nyo, diba? Kung babangga na kayo. So, kung hindi kayo pa masyadong biyasa mag-drive, tutulungan tayo ng mga safety features dito. So, yan. Kita-kita nyo yung camera niya. Yung surroundings natin. Yan. And nandito nga tayo. Tinest drive natin. Kasama natin si Sir Anthony. Siya yung nag-drive kanina. Makikita nyo sa video. And nandito tayo sa Ayala. Ayala mas ba to? Sa oval daw. Ayan. Kita nyo naman. Napakaganda ng sasakyan dito. And sa pagdating sa ground clearance, wala naman tayong masabi. At saka sa pinaka, ang pinaka safety features nito, yung pinakita namin kanina, is talagang pina-upgrade na tong ating titanium. So, yan. Kita-kita nyo naman. Diba? Ang ganda talaga dito. And sa pricing nito, we have 1,335,000 itong ating titanium. Itong kulay white na to.